Yon, magandang araw mga ka-troubleshooter, no? Ngayon, magtuturo ako kung paano gawing battery operated yung headlight ng Rouser 135. So kasi ito, hindi to battery operated yung headlight niya. Iilaw lang siya pag nakagana yung makina. Yung headlight iilaw lang pag nakagana yung makina. So tuturuan ko kayo paano gawing battery operated na may kasamang relay. So stay tuned lang kayo mga ka-troubleshooter. So ayan o, umpisa na natin. So binaklas ko na pala yung headlight para madali lang yung mabilis yung video natin. So itong LS135 na to is yung headlight niya stator drive pa. Ibig sabihin, pag nakapatay yung makina, inon mo yung headlight, hindi iilaw hanggang hindi umaandar yung makina. Kasi nagbibigay ng kuryente sa headlight is yung stator. So ang gagawin natin nito, gagawin natin siyang battery operated headlight. So meron dalawang paraan. Yung may relay at saka yung walang relay. So unahin natin yung pinakasimple, yung walang relay. So yun oh, bago natin simulan, subscribe ka muna sa channel ko para kung may bago akong upload na video ay ma-notify agad. Ma-notify ka kaagad. So yun, isa na natin. So ang control sa headlight natin, yung galing dito, ito ang control wire na ito, yung kulay is violet. Ito na, ito siya violet. Makikita nyo rin to sa module, light module doon sa tabi ng battery, violet. Ito siya yung control. So ito pwede mo siyang itap sa ignition, sa accessory wire ng ignition mo, itong violet na to. Ito yung pinakasimpleng paraan. So pakita ko sa inyo mga ka-troubleshooter, no? Itap ko siya doon sa accessory wire ng ignition. So ang accessory wire ng ignition natin, 2 wires lang naman yan sa Rouser, is yung kulay brown. Nasaan ba? Ito kulay brown. Ito yung nagkakasupply. Ito yan, masyado malabo, saglit, tutok ko. Yan yung brown. Ito yung brown, yan yung nagkakasupply pag sinususian mo. Itong puti, common yan, may supply na yan. Kahit nakapatay, may supply yan. So testing natin para makita nyo. Saglit lang, kuha lang ako ng test light. So ayan o, so ito testing natin yung sinasabi ko sa ignition. So itong brown, itong accessory. Itong wire, itong white, yan may supply yan kahit nakapatay yung susian. So ayan, naka-off yung susi. I-testing natin sa puti. O diba, umilaw siya. Umilaw. Dito sa brown, wala. Pero pag sinusian ko yan, i-on ko, umilaw. Off, on. Yan. Yan ang accessory wire sa Rouser 135, yung brown. So paano gawing battery operated yung headlight sa simpleng paraan? Kung wala kayong relay, ito yung pinakamadali, no? Etong violet na to is itatap ko lang doon sa kulay brown ng accessory wire. So meron na ako rito.
Meron ako binalatan, naka-ready na yan. Didikit ko yan dito. Sorry, ididikit ko yan dito sa accessory wire. Maglet maiksi kasi. Ayan, itong violet. Didikit ko yan dito. Te-testing natin kung iilaw. Kukunin ko lang yung headlight saglit. Ayan. So, ayan, no? Kinabit ko yung headlight para makita nyo na iilaw yan kahit hindi naka-andar yung makina. Kasi ginawa natin battery operated. No, itong violet, dinikit ko sa accessory wire. So, ayan, naka-off pa siya. So, magsasabi na iilaw kahit naka-off yung susian, hindi po yan iilaw. Ayan, oh. Ayan po, ay on ko, ha. Ayan, hindi po yan iilaw. Naka-off pa po yung susian. Ayan, hindi pa po yan. Pero oras na, in-on ko po yan. Off muna natin yung susian. Ay, yung susian, yung switch ng ilaw. Off muna natin. Tapos, i-on natin. Ayan, naka-on na po yan kasi may voltmeter yan. Ayan. So, i-on ko po yung ilaw. No. Ayan. Ayan po, nakailaw na po 'yan. Kita niyo naman po. So pag pinatay ko ignition 'yan, susian mamamatay din 'yan. Ayan po. Ayan. Okay po. So 'yan po yung pinakasimpleng paraan sa pagba-battery operated ng LS135. Hanapin niyo lang po yung kulay violet na wire. Ito sa terminal. Dito po yan nakakabit. Dito po. Violet po. Ito. Violet po yung kulay nyan. Kumupas na kasi sa tagal. Ayan. I-tatap nyo lang sa accessory wire ng ignition. Ayan. So, dun tayo sa may relay. So, ito po yung relay. Yan. May dalawang klase po ng relay, ha. Yung switch over, tsaka double throw. Ito po, switch over to. Yan. Yung gitna nito, yung dilaw, lagi po yan naka-on. Ngayon, pag nag-trigger, ito naman pong pula, ito, yung magkakaroon ng power. So, paano po ba ang mag-wiring nitong relay? So, tuturo ko muna po yung basic, no? Ito, yung 30, yung may fuse, 30 yan. Ito yung rekta mo sa battery. Tapos, itong green, itong black, sorry. Itong black, ito yung sa switch, sa switch. Itong black wire na to, dinugtungan ko lang ng red kasi maiksi siya. So itong green negative, itong green negative, tapos itong isang pula, ano to, 87. Itong 87, ito yung ikakabit natin doon sa violet, no? Itong may fuse 30, itong itim 86, itong green 85, dilaw 87A, tapos itong red 30. So yan yung headlight, kakabitan natin na neto yung gagawin natin battery operated. Ito mas recommended to kasi mas safe to kasi ito may fuse box. Pero pag binili nyo yan, magkahiwala yan. Itong relay tsaka itong fuse, magkahiwala yan. Separate yan pag binili. So, tara, ikabit na natin. So, ayan, umpisa na natin ikabit to. No? So, itong 30, to 30, ito natin siya ikakabit sa violet. Ito. Itong violet wire na to. So, dito natin siya ikakabit.
Ayan. Mas lagyan lang natin ang electrical tape saglit. Ito, mas maganda to, recommended ko to kasi mas safe to. Tsaka mas malakas yung ilaw. Tsaka may fuse siya. Kung sakasakaling mag-short yung ilaw nyo, hindi niya susunugin yung wire. No, ipuputok niya lang yung fuse. Tapos, etong 85, 86, tama ba? 85 na saglit. Yan. Itong 86, kakabit natin dun sa accessory. Sa accessory natin siya, kakabit. Dito, sa may brown. Sinabi ko kanina sa brown. Sa ignition, accessory. Yan. So, ingatan lang na ano, no? Dapat maganda yung pagkaka-tap nyo. Maganda yung pagkaka-tap. Electrical tape. Siyempre, palagi. Safety. Lang. Meron kasi nakatap dyan, diba? Yan. Tapos etong green na to, etong green, etong 85 is ground to, ground, no? So meron na ako naka-prepare na ground kanina, ayan. Dito ko na siya itatap. Ground to nakakabit ha, sa body to. So pula lang yung wire na ginamit ko, pero sa body ground to nakakabit. So yan lang natin. Tape. Electrical tape. Mas recommended ko to, mga pups, no? Mas safe kasi to. So, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, kung nagustuhan nyo itong video na to, consider subscribing po, you know, para pag may bago akong upload na video tutorial ay ma-notify po kagad kayo. So eto, etong 30, yung pula, yung may fuse, no, yung kinabitan ko ng fuse, 30 yan. So eto, nakarekta to sa battery. So nakarekta to sa battery, pinaka-supply niya. Dahil malayo yung battery ni Rouser 135, ang gagawin ko, iba kanina dito sa may ignition, meron ditong open na kahit nakapatay yung ano, yung susian. Yung pinaka-common niya. So, ito, rekta to sa battery. Yung kulay white na yon, kulay white, rekta yun sa battery. So, dito ko na lang siya itatap. Kaysa mag-wire pa ako ng mahaba doon, mas trabaho kasi tatanggalin pa yung tanke, magpapatuloy pa tayo ng tanke, kaya magpapatuloy pa tayo ng wire. So ang gagawin ko, ikakabit ko na lang siya dito sa puting wire, no? Yan. Diyan ko na lang siya ikakabit kasi mas madali. Hindi ka na mag papagapang pa ng wire papunta sa battery. So, ayan.
Lagyan, lagyan lang natin ng tape, mga ka-troubleshooter. Kailangan yung pagtitape, siguraduhin yung walang nakalabas na wire para hindi siya mag-shorte. Napakaganda nito, mga ka-troubleshooter. Ayan. So ayan na, ikabit na siya. So pag ayan, no? Pag ino natin yan, magki-trigger na yan agad. No. Pero hindi iilaw yung headlight niya na hanggang hindi niyo siniswitch sa headlight switch niya. So kabit natin yung headlight para ma-testing. So ayan, yan, kinabit ko na yung headlight. No? Yan. So naka-off pa yan. No? Hindi yan iilaw. Kasi baka yung iba magtaka kasi mayroong nakakabit doon sa battery. Hindi po yan iilaw hanggang hindi nyo siniswitch on yung ignition. Ayan, nakailaw na po. So nako niyan, i-off ko. Diba? On. Off. On. So yun po, no? Ganun lang po yan kadali. Magkabit. Magkabit ng relay sa headlight natin na gagawing battery operated. Mas maganda po yan. So yun, sana may natutunan kayo sa video ko. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pa-subscribe na lang po para pag may bago akong video na tutorial ay ma-notify po kagad kayo. Maraming salamat po. So dito ko na lang tatapusin yung video ko. Maraming salamat po. Stay safe po tayong lahat sa COVID. God bless. Maraming salamat.